umalis na si Arin. Anong kasama niya, Day? May boots naman si Arin. Yung isang, yung apo ni Day, wala naman siyang boots. Nakasanilas lang. So si Arin, nagpayong din siya kasi ulan. So sabi ko, tinanong ko muna si Arin kung kaya niya ba maglakad lang. Kasi kung hindi niya kaya, pupunta na sana sa talaga ako. Pero, ewan ko kung bakit dito dumaan si Day. Kasi di ba dumadaan siya doon sa may kasada. So, sumabay na lamang si Arin. Ulan, simula pa ito nung isang gabi ah. Oo. Lasig na niya dito. Dahil may nakita akong mga halaman dyan na tumutubo lang siya, diba? So, nilipat ko siya dito, ayan. Hindi naman yan mamamatay kasi ito siyang halaman na ito, mabilis lang siyang tumubo. And then, dyan din, no? Baga dito yung apat yung nilipat ko. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos yun, yun, nakatnaano, dyan yan talaga, tumubo na talaga yan dyan. Ayan, at saka ito. Tapos yung ano ko tawag dito eh, yung beans ko, nilipat ko na siya dyan yung isa. Ayan, and then yan. Tapos siguro yung lahat ililipat ko na lang siya dito na side kasi medyo malinis naman dito. Para once sa pag may bunga na siya, harvest ako, dito na lang ako mag-ano. Hindi ko na kailangan doon dumaan sa may madamo. Ito talaga yun ang ano ako kasi sobrang laki niya na. Tapos hindi pa rin siya nag-ano, lumalabas yung halaman niya. Ay, yung bulaklak niya, di ko alam kung kailan lalabas. Pero may iba pa rin naman dito, maliit pa, wala pang, hindi pa lumalabas yung halaman. Ay, yung bulaklak niya. Yan niya na, lumalabas yung mga bulaklak niya, di ba? Tapos dahil wala, naglaba ako kahapon. Hindi kahapon, kagabi. Nilaban ko rin yung uniform ni Ayman. Kasi, ano na eh, amoy pawis yung uniform niya kanina nilabhang ko. Tapos dito kasi nampay. Ginawa ko na lang talaga ng paraan kasi ayaw ko naman din magsampay sa loob ng ano ng sa loob ba kasi baka may lamok ba, yan ang lamok. Gusto na niya 'to. Ayan, liligyan ko sana ng kahoy yung kahapon pero naabutan ako ng ulan kaya nag-stop ako. Diyan tingnan niyo yung pang-ano ko. Yung karet ba yan? And then yung pangbungkal ko. Tapos ito din, nilipat ko rin siya dito. Kasing laki lang din siya noon, no? Tapos ito din, nilipat ko din dito. And then, nanguha ulit ako ng mga ganito. Basta ewan ko kung ano marigold ba ito. Ewan ko, hindi ko po alam. Pasensya na kayo. Pero basta, magantay na lamang tayo ng halaman niya, ay ng bulaklak niya kung may lalabas na bulaklak niya. Tapos yung mga okra ko, kinain na rin ng uod. Ayan, medyo malaki na talaga yung mga ano ko tawag dito. Ayan ba? Si RG nangangatok na kasi nandun siya sa loob. Ayan. So, nagbabalak ako na ilipat ko itong lahat ng yung aking beans. And then, tataniman ko na lang siya ng ganito, ng yan, dito. Kasi yung dyan ko, tignan nyo, ang taba-taba na, ang dami-dami niya. Sobrang taba. Tignan nyo rin, yan o. Pakita ko sa inyo. Diba? Ang taba-taba niya. Tapos yung snake plant ko rin kahit maliit. Ang sipag-sipag niyang mag-ano ng tumubo. Yan, may maliliit. Hindi ko pa rin kahapon ko sana talaga ililipat itong aking pipino. Pero naubutan talaga kasi ako ng ulan. Yung ito rin, nilipat ko rin siya dito, dalawa. Ayan, ayan. Tsaka ito. Grabe yung mais. Tsaka maulan. Ang sarap matulog kapag ganito. Pero ayoko naman. Hindi ako makatulog. Gusto ko tawag dito. Magtanim-tanim sa labas ba? Kasi maganda magtanim. Gusto ko maghanap.
Kasi kanina talaga dapat ako yung maghatid kay Arin. Pudadaan kami doon sa kalsada kasi sasaglit ako doon sa tawag dito, isa auntie ng asawa ko para manghingi ng halaman. Naghahanap ako ng ganito ulit. Gusto ko ng ganyan para ramhin ko siya. Kasi once pag winter, hindi yan namamatay. Patuloy lang yung pag winter, ano pa rin siya. May bunga pa, may halaman pa rin siya yung ganun. Yung puti, napakahirap hanapin yung puti. Kinuha ko lang kasi ito doon sa may ano, sa center namin ba. Ang sarap pagka ganitong ulan tapos mag-brush ka dito para mawala itong lumot-lumot, no? Wala pa kasi akong brush ng, na yung pang-brush talaga sa simento ba. Hindi pa ako nakapunta ng palengke. Tsaka hindi pa rin naman dumating yung sahod natin. So inshallah darating na yung sahod natin. Pupunta tayo ng palengke. At saka medyo panatag na rin ako kasi kahit na umulan, yung sa loob is... So, dito ay sa loob ng kwarto, di ba nga papasok yung tubig doon sa loob. So, hindi na ako magpahid-pahid masyado kasi once may aagos na tubig doon, pahiran ko na siya kaagad. Hindi ko na kailangang tupiin pa yung floor mat kasi nga tinanggal ko yung floor mat. Pero hindi ko pa siya nasampay, pero isasampay ko siya mamaya dito. Para malinisan na. Bala ko dito ko siya ilagay, isampay. Kaso lang, ayoko siya isampay dito kasi baka once na pag may gabing tao dito na gustong pumasok dito, ano ba yung tao nakatambay dito sa pintuan namin o ewan ba, hindi makikita ni na auntie. Kaya, gusto ko, dyan ko na lamang siya ilagay. Grabe talaga yung ulan, eh. So, andito na lang po. Ay, ano ko pala yung langka pala, binigay pala ng binang ko sa kapatid niya, yung babae. Binigay niya pala doon. Kasi kahapon nga nagluto si Ayman nung ano yung tawag doon. Para sa ano nila, sa dasala nila. Nagbigay din dito yung kapatid niya. Tapos, may kasamang langka na, konting langka. Mga siguro mga 8 piraso. Tapos, ano na siya, hindi na siya masarap kasi lata na siya ba. Parang nabugbog siya, hindi, at saka pinili ko lang yung kinain ko. Ako yung kumain sa langka, tapos yung kumain niya yung niluto ni Ayman. Si Ayman lang din, kumain siya ng konti, tapos wala naman kumain. Hindi naman din kasi, kumakain naman yung mga bata noon, pero konti, tikim-tikim lang ba. Tapos yung binan ko rin, hindi rin naman kumain. Kaya tinapong ko na lamang. Hindi sa tinapong, binigay ko kay na auntie para pangkain sa kanilang alaga. So, andito na lang po. Mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makapag-ano ako video ako mamaya. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga hindi nagsasawang sumusuporta po sa akin. Thank you so much po. And please, don't skip po para may masahod ako next month. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. God bless everyone. Thank you so much. Bye!